Ngayon pa lamang ay may mga hakbang na ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para tugunan ang inaasahang epekto ng El Niño sa bansa. Bukod sa pagtitiyak na sapat ang tubig sa mga sakahan, hinahanda na rin ng pamahalaan ang mga may bibigay na tulong sa mga apektadong magsasaka. Si Claizel Pardilla sa Sentro ng Balita Live. Angelique, isang buwan mula ngayon inaasahang tatama ang El Niño, kaya naman umaaksyon ang iba't ibang sangay ng gobyerno para abatan ang epekto nito. Kabilang sa senaryo na pinaghahandaan ang matinding init at posibleng kawalan ng tubig na dulot ng El Niño. Kaya naman, nakipagpulong na ang National Irrigation Administration sa mga Irrigators Association, Department of Agriculture at Department of Public Works and Highways, kabilang sa napag-usapan ang mga hakbang na ipatutupad para makakuha at makatipid sa tubig. Meron po kami system kasi sa niya sa yung tinatawag namin alternate wetting and drying system namin na kung saan pwede namin ma-increase by 20% yung area na mapatubigan po namin kung ma-practice po ito. And mas mapataas pa natin yung ani ng ating mga farmers. So yun naman po mga hindi tatamaan ng tubig, hindi abutin po, ay meron naman kaming budget dyan for yung water pump, solar pump. Ayon sa NIA, posibleng tamaan ng El Niño ang ilang bahagi ng Luzon kabilang ang Ilocos Region. Kaya naman nakipag-ugnayan na rin ang ahensya sa Department of Social Welfare and Development para magbigay ng ayuda sa maapektuhang magsasaka sa epekto nga ng matinding tagtuyot. Gayun din sa Labor Department para naman bigyan ng cash for work ang mga magsasaka o mangingisda sa ilalim ng TUPAD program. Hinihikayat naman ang Department of the Interior and Local Government na gumawa ng Local El Niño Task Force aga bawat local government unit. Ito yung mag-trigger ng mga susunod na action na kailangan gawin ng mga LGU to address specific expected problems sa water supply, sa agriculture, sa food security, sa health, among others. Kasabay ng pagtama ng El Niño sa buwan ng Hunyo ay ang pagpapatupad, Angelique, ng Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement o RCEP. Yan yung pagbawas o pag-alisa ng taripa sa ilang imported agricultural products. Sinasabing mas magiging abot-kaya ng mga consumer ang presyo ng mga inaangkat na produkto. Pero ayon sa Federation of Free Farmers, tatamaan naman ito ang lokal na magsasaka na hindi kayang tapatan ang presyo ng imported, kaya't posibleng mas maging manalapaan niya ang epekto nito kaysa sa El Niño. Natural disaster, which is a phenomenon of drier climate and less water. At saka the other one is potentially, it is a man-made disaster. Because RCEP was the product of a Senate concurring resolution. So pag hindi po tayo mag-iingat at magbabantay, sabay-sabay po itong kalamidad na tatama sa ating agriculture sector. If we do not prepare early enough. May 21 ang deadline para magsumite ang Department of Trade and Industry ng mga plano at estratehiya para ipatupad ang RCEP, kabilang ang probisyong tutulong sa mga lokal na magsasaka. Gaya na lamang ng pagtatayo ng mas malaking mga infrastruktura, mas abot kayang pautang at inspeksyon na mga pasilidad para matiyak na ligtas sa sakit ang mga imported na produkto. Ang sagot dyan ng DTI, mindful naman doon sa mga conditions na nakalagay doon sa Senate resolution. So yung DTI, Department of Agriculture in particular, no? The same is ano naman, being undertaken by concerned agencies. So ano po yan, tuloy-tuloy po yan, ano? Talagang whole of government approach ito. Iginit din ng DTI na hindi dapat mag-alala ang mga magsasaka. 33 tariff lines lamang kasi ang babawasan o tuluyang aalisan ng taripa. Kabilang dito ang mga primera klaseng produkto gaya na lamang ng fish fillet, olive oil, celery at ilang raw materials. Kasama rin ang mga buhay na baboy, manok at patuka. Angelique? Okay, yun sana itatanong ko pero nasagot mo na, no? So bukod dyan sa mga fillet na yan at mga
live ano ba, chicken. Ano naman yung sa mga pananim, yung mga agricultural products na tinatanim ang pasok din sa RCEP? Anjali, kabilang sa mga produkto na pasok doon sa RCEP, yung sa 33 tariff lines, hindi lamang yung mga olive oil, kabilang din dyan yung spinach. Essentially, ito yung mga high-value products o yung mga mamahalin na ayon sa DTI ay karaniwan na wala naman din dito sa Pilipinas. At karamihan din ng mga bansa na manggagaling yung mga produktong yan ay New Zealand, Australia at China. Angelique. Okay, malinaw. Maraming salamat, Clazel Pardilla.